Ang taong mababa ang tingin sa iba. May dalawang lalaking pumasok sa simbahan upang manalangin. Ang isa ay si Pedro, at ang isa ay si Juan na isang mayaman. Tumayo si Pedro at nanalangin tungkol sa kanyang sarili. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, manderaya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng iba na mayayaman na makasalanan. Dalawang beses akong nag-aayuno sa loob ng isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10% mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala ang mayaman na si Juan ay nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Patawarin ninyo ako sa aking mga masamang nagawa. Pagkatapos manalangin ay umuwi si Juan na nakatanggap ng kapatawaran sa kasalanan, ngunit si Pedro ay umuwi na walang natanggap. Sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Nagpatuloy si Jesus sa pagsalaysay sa iba pang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Inilalapit ng mga tao kay Jesus pati ang kanilang mga sanggol upang hilingin na ay patong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Nang ito ay makita ng mga alagad, pinagalitan nila ang mga tao. Nangunang tinawag ni Jesus ang mga alagad at sinabi, Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos gaya ng isang bata ay hinding-hindi paghaharian ng Diyos. At may isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Alam mo ang mga utos, huwag kang mangangalunya. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, at igalang mo ang iyong ama at ina. Sinabi ng lalaki, ang lahat pong iyan ay tinutupad ko na mula pa sa pagkabata. Pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay bumalik ka at sumunod ka sa akin. Nalungkot ang lalaki nang marinig iyon, sapagkat siya ay napakayaman. Nakita ni Jesus na nalulungkot ang lalaki kaya sinabi niya, napakahirap para sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makaraan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Nagtanong ang mga naroong nakikinig kung gayon, sino pa kaya ang maliligtas? Ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos, tugon ni Jesus. Nagsalita naman ang isang alagad, Tingnan po ninyo, iniwan na po namin ang aming tahanan at sumunod sa inyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, Tandaan ninyo, kapag iniwan nino man ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang, o mga anak alang-alang sa kaharian ng Diyos ay tatanggap siya ng higit pa sa buhay na ito. At sa panahong darating, tatanggap pa siya ng buhay na walang hanggan. Aral ng kwento, ang taong mapagmataas minamalas. Ang taong mapagkumbaba ay pinagpala. Huwag maging mapagmataas sa panahong mayroon ka, sapagkat walang permanente sa mundo. Lahat na mayroon tayo pwede mawala at magbago. Ano man nakamtan sa buhay ay dapat ipagpasalamat at gamitin ito sa mabuting paraan, at laging manalangin sa mga kasalanang nagawa. Para updated sa bagong upload na kwento e click ang subscribe at notification bell.